What is up mga mig? Sa araw na ito ay bibili tayo ng fingerlings na tilapia, pandagdag lang sa ating tilapia pan. So, tara mga mig, in 3, 2, 1, let's go! Dito pala yung daan mga mig, no? Kung saan ay kukuha tayo ng tilapia. Yung lugar na pupuntahan pala natin mga mig, no? Ay sa barangay Nanga ng Pututan. Doon tayo mag-meet ng seller mga mig. So tara, let's go! So dito na tayo mga mig, no? Sa Integrated Freshwater Aquaculture Park and Technology Center. Ito yung lugar nila mga mig, no? At sa likod lang pala ito ng BGMP ng Nanga mga mig. So ito na, nakuha na namin. Dito lang pala sa gilid ng BGMP ng Nanga Iloilo mga mig, no? Dito sila nag-i-culture ng mga isda nila. So yung ibang panda ay wala pang laman mga mig. At dito sa kabila naman yung prison jail nila. So di na namin pinakita yung sealer mga mig, no? Para sa privacy na rin ng tao. At sa Facebook lang pala natin siya na kilala mga mig. So hindi naman siya natin kilala masyado mga mig, no? So okay lang na di natin siya mapakita sa video mga mig. At nakarating rin tayo sa bahay mga mig, no? So yung mga isda, lagay muna natin mga mig sa aquarium. Pero sabi ng seller, ilagay lang daw muna sa labador, no? Pero may aquarium tayo na extra. So dito na lang muna daw natin ilagay kasi tanghali ito mga mig. Medyo masyadong mainit pa. So mamayang hapon na raw natin ilagay. So iti-treatment muna natin yung tubig mga mig, gamitan natin ng nitilindo at ito'y haluin lang muna natin mga mig, no? Para medyo matanggal lang yung bakterya sa tubig. Pagkatapos ay lagyan na rin natin ng aerator mga mig para magsisilbing oxygen nila kasi medyo stress pa yung isda. Hindi naman masyadong malayo yung kinuna natin mga mig, no? Kasi malapit lang tayo sa lugar na yon, pero medyo mainit. So ito na mga mig, i-acclimate muna natin yung mga isda sa tubig para ma-absorb nila yung temperature ng tubig na paglilipatan natin, no? Para hindi sila ma-water shock mga mig kasi yon yung isang dahilan para mamatay yung isda pag dinirect natin lagay ito sa panibagong tubig. So mag-aantay lang tayo mga mig, mga 10 to 15 minutes pwede na tong ilipat ang ating mga isda. So ito mga mig, for emergency purposes meron tayo ditong battery na aerator. Ito, yan yung mga stock ko mga mig, no? Mga battery. Ito pala yung ginagamit ko na aerator pump mga mig, Reason 16 watts. So nasusupplyan ito yung ating mga isda. Punta muna tayo dito sa kabila mga mig, no? Kasi mayroon tayong ditong bagong alaga. So pin-adapt ito sa atin ng ating kaibigan na si Sir GC Agiyap mga mig, no? Taga Pabia din. Siya rin yung gumagawa ng ating mga aquarium mga mig. Ito ay free markings lang mga mig, no? Pero
makikita naman sa itsura nila na goods naman sila. Tsaka nakita ko na rin ito sa personal yung mga breeder ni Sir GC, no? So magaganda yung flower horn nila. Breeder pala sa mga mig ng flower horn. So ganun pa rin yung setup natin mga mig, naka overhead sump. Punta rin tayo dito sa kabila mga mig, mag-update tayo sa ating koi. Ito yung filter natin. So tingnan natin. Nilagyan ko na ito ng mga tanim-tanim mga mig, no? So makita natin yung tubig niya malinaw, no? Malinis. So ito na sila mga mig, no? So far nasisikatan pa rin sila ng araw mga mig, kasi hindi full yung ating takip o bubong. So time to release na mga mig, no? Si Mrs. na yung magre-release ng ating mga isda, kasi medyo excited pa siya kaysa sa akin. So dandaan lang natin itong i-release mga mig. So itong mga isda pala mig ay mga 500 pieces ito na ibinta sa atin ito ng piso isa. So 500 pieces. So dandaanan natin itong bibitawan sa tubig mga mig, no? Pakawalan sa tubig. Makikita mo sa isda mga mig na medyo stress pa sila at naninibago sa tubig, kasi tingnan nyo na dyan lang sila sa button mga mig, no? Nasa bottom lang sila, na hindi muna sila gumagalaw kasi medyo mawawater shock pa yan ng sandali lang naman. So ito pala mga mig ay fingerlings. Mga yung kuko nyo sa ano, sa hinliliit. Mga ganyan sila kalaki mga mig, no? Pero sex reverse na po ito. Ito yung mabilis lumaki na mga tilapia mga mig. So far mga mig, okay naman, no? Medyo maliksi naman yung ating mga nabili na isda. So dito natin ilalagay mamaya mga mig. Yung pad na pala na ito mga mig ay may laman na ito, no, na mga 150, pero mas malaki na po ito mga mig na mga isda. Ayun, no? Yan, malalaki na yan mga mig, mga 2 to 3 fingers na yan. So nagigreen yung tubig natin mga mig, kasi tinatamaan ito ng araw, no? Pero healthy po ito sa ating mga tilapia mga mig. So itong pump natin mga mig ay ginawa muna natin ito na Venturi o ano pang tawag dyan, para may igalaw lang muna natin yung itaas ng tubig natin mga mig, no? Soon gagawa natin ito ng filter para luminis yung tubig. Para hindi po malamukan yung mga tilapia, naghahanda po sila ng kulambo. At meron tayo ditong na-prepare na kulambo mga mig, no? Dito natin ipapasok yung ating bagong nabiling mga maliliit na tilapia. So para hindi naman sila mga mig maibuli ng mga malalaking isda at makakain naman sila ng maayos.
Welcome back mga Meg, no? So makikita na natin yung ating mga isda mga Meg. So successful yung ating paglilipat sa ating malaking pond mga Meg, no? So far maliit lang yung naging casualty ng ating pagbili ng isda mga Meg, no? Meron tayong namatayan, mga 7 piraso lang naman. Pero di naman yan maiwasan mga Meg, no, sa pagbili natin ng isda, lalo na at crowded ito sa isang lalagyan lamang. Pero goods na goods mga Meg. At bumuhos nga yung malakas na ulan kanina mga Meg, no? So tiningnan natin yung ating mga alaga ay wala naman may namatay mga Meg. Pero sobrang lakas nung ulan kanina, no? Kasi yung bubong namin tsaka yung trapal ay lahat ng tubig dito napupunta sa ating fish pond. So wala namang problema mga Meg kasi may overflow naman yung ating fish pond mga Meg, no? So, try natin mga Meg magpakain ng ating mga alaga. So yun na mga Meg, no? Ito na po yung ating tilapia pond. At kung nagustuhan nyo po ang ating video na ito ay paki-like and subscribe na rin po ng aming channel. At paki-click na rin po ng ating notification bell para ma-update kayo sa aming bagong upload na video. So God bless po sa ating lahat and thank you, goodbye!